Sa Tacloban, hindi pa man natitirahan ng mga residente ang itinayong bank houses. Tumagas na ang bubong nito. May news to go si Jam Sisante. Jam. Yes, Hawi, kagabi tumigil na ang malakas na ulan. Pero ngayong umaga, pabugso-bugso muli ang ulan dito sa Tacloban City. Sagabal sa pagbangon ng mga sinilanta ng bagyong Yolanda sa Tacloban City ang masamang panahon. Dahil sa halos walang tigil na pag-ulan, naantala ang paggawa ng bank houses na magsisilbisa ng pansamantalang tirahan ng mga evacuee. Sa loob na lang kami na gumagawa. Yung sa labas, hindi namin na napatrabaho yung labas namin. Ang titirahin sana namin ngayon yung toilets, pero medyo maulan, hindi namin kayang gawin yun. Pero hanggang katapusan ng Enero pa naman ang deadline para matapos ang proyekto. Binisita kahapon ng GMA News ang mga naitayo ng bank houses. Ang ilan sa mga ito, hindi pa man nalilipatan ng mga residente, tumatagas na ang bubong. Pero nangako ang contractor na aayusin ito. Kami mismo ng mga contractor, mag-iikot kami, titingnan namin yung mga defects. Then pagkatapos nun, i-rectify namin isa-isa. Then tapos yung DPWH naman, magpapansistin din sila. Nauna na ang konestyon ng ilang kritiko ang bank houses. Dahil bukod daw sa overprice ito, substandard din umano ang mga materyales na ginamit, bagay na pinabulaanan ng DPWH. Pinaiimbestigahan na ito ni Rehabilitation Secretary Panfilo Lacson. Pero sagot kahapon ng palasyo sa mga kritiko, nananawagan lang po tayo sa mga naghahain ng puna na patunayan yung kanilang mga sinasabi at maghain ng konkretong datos o katibayan para mapagtulungan naman po yung pagsisiyasat at pagbibigay ng karampatang solusyon. Ang kawalan pa rin ng maayos na tirahan, doble pasakit sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Maging ang tent city kasi na kanilang tinutuluyan, binabaha rin. Kahapon umabot sa tuhod ang baha sa bahagi ng tent city sa Barangay San Jose. Sa sobrang lakas ng ulan ngayong araw, talagang tumaas na yung tubig dito sa tent city sa Barangay San Jose. Yung mga tent, pinasok na sila ng tubig tulad ng isang ito. Kaya yung mga nakatira dito, lumipat na raw sa ibang bahay. Kaya naman ang ilang residente, nagkusa ng ilipat ang kanilang mga tent sa mas mataas na lugar. Pero may ilang hindi agad nakalikas, tulad ni Roslyn at ang kanyang limang buwang sanggol. Papa, magkasakit. Mahirap ngayon magkasakit kasi mga medisina ngayon, wala dito na mga istak. Hawi, yung mga nakatira doon sa mga tent na binaha kahapon, nilipat daw muna doon sa Astrodome. Habang yung mga tent daw nila, ililipat naman ang lokal na pamahalaan sa mas mataas na lugar. Hawi. Jam, yung sinabi mo kaninang tumagas na mga bubong, no? Iilan lang ba yan? Kumbaga, exceptions to the rule o ang karamihan ng mga bank houses ay tumutulo sa ngayon? At masasabi nating talagang substandard yung design at construction nito. Yes, Hawi, in fairness naman, iilan lang talaga yung nakita natin na gano'n na parang may butas dahil nga dun sa pinasukan ng pako. Sabi naman ng contractor, syempre, hindi pa tapos yung paggawa ng bank houses, kaya hindi pa talaga siya, kumbaga, perfecto. Pagka naman daw naitayo na mismo yung gusali, iikutin nila, pupuntahan nila bawat isa, lalagyan ng sealant yung kung meron mamakitang butas dahil dun sa mga pakong pinasok dun sa bubong, at aayusin naman daw nila yun, aayusin ng mga contractors, pati ng DPWH, Hawi. Kasi yung mga ibang bank houses na nakita natin ay may pintura na, mukhang halos tapos na. So yung sinasabi mo, yung mga tumutulo, yung mga talagang wala pang dingding o yung talagang halos half-finished pa lamang. Nakita natin kanina na may pintura na, isa doon yung kumbaga parang may tagas. Pero kasi hindi pa rin talaga siya completely natapos eh. May pintura lang siya kasi ginawa siyang parang model unit. Lalo na yung bumisita si Pangulong Ninoy Aquino, parang ipinakita lang kung ano yung magiging itsura ng bank houses. Pero hindi pa yun kasama doon sa i-rectify dahil nga gagawin lang daw yung rectification kapag naitayo na lahat ng mga bank houses. Hawi. So ang sinasabi ng contractor, pag tapos na yan at may mga tao nang nakatira dyan, hindi na yan tutulo pag umuulan. Tama, Hawi, yun yung sinasabi ng contractor. Medyo inangat din nila yung in-elevate nila yung mismong flooring ng bank houses para hindi rin daw abutin ng baha yung mga bank houses, Hawi. Okay, maraming salamat, Jam Sisante.